nadagdagan pa ang bilang ng mga opisyal ng National Food Authority na sinuspinde ng ombudsman sa kanilang pwesto. Ito ay kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na imbestigasyon sa patagong bentahan ng NFA rice sa ilang piling negosyante. Si Clisel Pardilla sa report. Dalawa pang opisyal ang National Food Authority ang sinuspinde ng ombudsman sa harap ng imbestigasyon sa ilegal umanong bentahan ng NFA rice sa ilang piling negosyante na hindi dumaan sa bidding. Kabilang dito ang bagong talagang officer in charge ng NFA na si Piolito Santos at Jonathan Yazon na acting department manager ng ahensya. Madaragdag sila sa 139 na kawanin ng NFA na una nang sinuspinde ng ombudsman matapos maugnay sa kontrobersya. For now, the secretary is again the current administrator. However, because nasa biyahe siya kasama ang ating Pangulo, itinilaga niya muna si Director Larry Lacson, Director for bago ring appointed as Deputy Administrator at pansamantala na namamahalan ng NFA. Hanggang 2019 pa ang sasakupin ng backtracking investigation ng DA, kaya posibleng may mga pangalan pang lumutang sa mga susunod na araw. Posible yan, depende sa magiging takbo ng pagsusuri at investigasyon ng internal audit, ng independent review panel na na-create ng ating kalihim, and of course ng ombudsman. Talagang gusto ng ating kalihim na makita yung sino talaga yung may kasalanan, sino yung wala. Ikinababahala ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. ang pagkalagas sa mga tauhan ng NFA. Yung mga regional directors, mga supervisors, but also suspended. So, ang fear namin, sa 10 pupunta ang farmer. Doon ang mag-a-approve, nandoon sa mga regions. Wala sila lahat. They are all suspended. NFA will have to function as it is because takbuhan ng farmer yan pagka binabarat ng mga traders ang palay. Pagsisiguro ng DA. Tuloy-tuloy yung pamimili, natanda natin nung lumabas yung suspension, about 97 na bodeguero yung kasama sa nasuspende at napadlock yung opisina nila, yung warehouse. Kaya immediately nagkaroon agad ng replacements. Para hindi na maulit ang alegasyong pinabura ng DA ang ilang mga negosyante kaysa ibigay ang pangangailangan ng ilang ahensya ng gobyerno, isusulong ng DA sa gagawing NFA Council meeting na unahin at punan muna ang pangangailangan para sa relief operation at programa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Para maiwasan din yung mga nangyari in the past na kailangan itingnan yung kung ano yung totoong mandate ng NFA na ang pangunahin niya na layunin ay tugunan yung pangangailangan ng mga disaster risk agency na nagre-responde sa kalamidad. Kailangan pa rin yung disposition ng mga aging na bigas at palay. Pero dapat dumaan. Limbawa, ang una dyan, auction. Tinitingnan din ang pagkuha ng independent body na magsasagawa ng lab analysis sa mga bigas dahil sa isyung pinalalabas umanong luma kahit maayos pa ang kondisyon ng bigas para maibenta sa mga negosyante. Target din ng DA na itaas ang buying price ng palay. 19 hanggang 23 pesos ang umiiral na procurement price ng palay sa mga magsasaka. Sa harap ito ng babala na hindi makakaipon ang buffer stock ng bigas ng NFA dahil mataas ngayon ang bilihan ng lokal na palay. Mahihirapan talaga sila ngayon dahil yung fresh harvest pa lang nasa 24 to 24.50. Yung buffer stock ng government, di ba, kailangan na may inaano na number of days. So wala silang buffer stocks. Yun ang nakikita natin. Yun ang magiging problema ng NFA. Lahat ng ito, pag-uusapan, paano matiyak na makakasabay ang NFA doon sa presyuhan? Kasi kagaya last year, konti rin lang talaga yung nabili ng NFA dahil ang mahal nung bili ng traders. But at the same time, kailangan ding balansehin kasi pag masyadong mahal ang farm gate, definitely magmamahal din yung presyo ng bigas. So may mga ganong careful balance. Clisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.